Ayan, hello, hello, hello. Good morning. Welcome back to my channel, Joe's TV. Ang gagawin po natin ngayon is magre-repair po tayo ng PC. Yan, PC po siya. Ito po is nandito po ako ngayon sa room ng may-ari nito. Ngayon ire-repair ko po siya dahil po ito is no power po siya. Aaramin po natin ngayon kung ano po ang naging sira. Ayan. No power. Gumagana po ang power supply nito. Pero wala po siyang display. Wala pong display. So ngayon, aalamin po natin ngayon kung bakit wala siyang display. Ayan. Kaya ako po siya tinawag na no power. No power. So ayan, umpisa na po natin ha. Ang una ko pong gagawin is i-remove ko po ang video card niya. Ito po. Ito po ang video card. So, video card. Dito na po muna. Then, madalas po ang tinecheck ko po dito. Ito pong pan po ng processor po. Processor. Minsan po kasi, pag dry na ang ano, ang kanyang atulad po niya, no, dry na po siya. Almost wala na po siyang thermal paste. So, kailangan natin ng so ayan. So ito po yung ano po niya, pan niya po. So kailangan po siyang installan ng thermal paste. Ito po, thermal paste. Ito. Ito po yung ilalagay ko po. May nakuha ka, pre? Palagi ko, ito nga po yung problema dito. So, ibabalik po natin siya. Ayan. Yun po yung unang step na ginawa ko sa pan ng processor po. So ngayon, tetry po natin siya. Tetry natin siya kung gagana siya.
Yung mga may computer po dyan, ito po, maganda pong example para sa inyo. Huwag nyo pong agad-agad ipapagawa. Pwede pong tignan nyo yung sarili nyong computer. I-check nyo yung loob nya. Una dyan, amuyin nyo muna kung meron ba nasusunog, ganun. Pag may nasusunog po, punta po kayo ng power supply. Sa power supply po, dun po kayo dediretso. Or sa wirings niya, ganun. Baka meron pong nag-short line sa wire. Pero kung wala naman po nangangamoy, maaari pong nasa, ano siya, tulad niyan sa fan, or minsan po sa video card. Minsan, pag hindi gumana ang video card, hindi na po gagana yan. Walang display ang, ano, ang inyong desktop. So, kaya po yun ang una kong ginawa dahil na-experience po siya. May inayos po akong PC. Ganun din po yung problema. Yan. So, naubusan po or nadry po yung thermal paste sa may pan niya. Cooling pan. So, ito po. Itadry po natin siya. Kung gagana po. Double check lang po natin kung nakasalpak na po ba lahat or wala siyang loosened connection. Lahat po ba eh naka intact na. Ganyan. Assemblein ko lang po siya. Bali, nakatago na po ito eh. Hindi na po ginamit ng pangyari dahil hindi na nga po gumagana. Tubig. Dali na. Dali lang po ah. Nauuho.
Pareho lang ba saan dyan? Basta, yung ano siguro ito. Tubig. Basa yun. Ha? Basa pre. Napabasa ko? Ewan ko. Napabasa tubig ko. Tubig? Pre, may extension ka? Ha? Extension? Pag sasaksakan natin ito? Sige na. Oh, yun pre. Abot yan pa ganyan. Oh, abot na yun pre. Yun! Dali na? Dali na, pre! Lupit mo talaga, idol. Joey's TV. Lupit. Ano ba naman yan? Yun lang pala yung problema mo, pre. Wala kang ano, pre, ano? Wala kang pan? Mousepad? May mousepad ako dun. Bigay ko na sa'yo yun, pre. Papray ko na yun sa'yo, papray. Promo ba? My God. Okay na. So, yun lang po pala ang problema.
Thermal paste po, thermal paste. Sa pan niya, sa pan. Cooling pan. Nakabit na ba natin ito? Oh, wipe receiver. Wipe receiver, bago. Ayan, okay na po. May magagamit na yung kaibigan natin. Lupit mo talaga, idol Joey. Mandalaro po pala yung kaibigan natin. Nakita nyo naman po, oh. Yung kanyang desktop. Ayan, oh. Republic of Gamers. My God. So, ayan lang po ang video ko na nagawa para sa inyo. Sana po magustuhan nyo at saka nagbigay ng tulong sa mga nagkakaroon ng problema tungkol sa desktop. Una nyo pong gagawin, i-check nyo po yung components niya. Kung tatanggalin nyo po ito, video card, ito po, minsan madalas yan, problema niyan, no power. Pag tinanggal nyo po yan at saka pinailaw nyo po, eh ganun pa rin, maaari pong may iba siyang problema. Susunod po kayo dito sa may pan. Sa may pan yung pinakita ko po kanina. Yan. Pagka ganun pa rin po, at meron kasing power to eh, may power po yung power supply. Pagka ganun pa rin po, pwede nyo pong i-reinsert yung memory card. Yan. Yun lang po yung madalas yung problema dyan. Bihira pong mangyari yung nasisira yung motherboard dahil yung motherboard is quality naman yan. Hindi siya basta-basta nag-shutdown. So, yun lang po. Maraming salamat sa panonood.